engineer, wala akong mayroong document na nagsasabi kayo ay sinagpon. Wala po. Pero nagkatrabaho kayo sa kanila. Nagkatrabaho po. May mga tao kayo. Mayroon po. May nagbabayad po sa inyo. Wala po. Hanggang ngayon po, hindi wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Ito. Naghahanap ako ng parang kung paano ako makakakonect ko sa national office. Ganyan mag-asawa, magpapalod gani para. Nau-convince kasi gani kay Turpo. Kay Turpo na lang. Di wala ganyan po sa akin kung talaga hindi ka. Alam mo na naaawa ko sa mga anak ko. May tatlo po akong mga engineering. Hindi po ako nagmamayamang. Durmayamang. Yung ano po, ito nangyari. Nung matapos yung Yolanda, yung mga anak graduating sa engineering. Nung pumasok ako itong pangontrata, kasi nagpapakasakali po, yung mga oportunidad, ano. Sabay-sabay, dapat yung mga anak ko mag-review. Isa lang ang ayaw namin na nag-review nung last year, tawa ng Diyos, pumasa siya at talitin. So yung dalawa, nasasibir at saka yung design, interior design. Umiiyak na yun. Tatay, nasaan na yung sinasabi mong kukulit time mo? Magre-review kami. So, ang paraan lang sabi ko, umalis. Kasi maraming tumatawag pa sa akin kahit matanda na. Alis ako, paano itong problema? Paano yung collectable ko? At paano yung housing project ng taga-Balangiga? Magkano ang collectables mo ngayon? More or less, sir, 300,000 po. Itong sila yung kumukunan sa kontraktor, ano pangalan? Sali Almasan po. Kilala niyo siya? Tiyan po sa Asay. Pero taga saan siya? Kasi pagpapasupila natin. Ang pagkakalami ko, kasi ngayon, itinadres ko ng isa kong pinsan na pulis. Nasa ano po siya ngayon? Sa Pantayan. Pantayan, Cebu. Cebu. Saka ba si Pagong Sali Almasan? Hindi po, hindi po. Taga-Bicol po. Ah, taga-Bicol. Sali Almasan. Okay. Nagpagawa pa kaya sa Bicol. Camilo Salazar. Kasi napasupin na natin eh. Resigning sa Montalban. Taga-Bicol. Napunta ng Balangiga. Tapos Bangayan. Paano kaya sila nakita-kita? Hindi ko magkwalam. Anyway. So paano parang nakakonik kay Sali Almasan? Ito po ang nangyari. Kasi sabi kanina ng NHA, ewan ko kung nangyari na po kayo, sabi ng NHA, wala pa silang pinapayagay na sa kontraktor kahit isa. Although allow, pero kailangan ng permission sa kanila. May written permit sa kanila. Ngayon, sabi nila, wala pa. So therefore, ang operation ni Sali Almasan, illegal. Illegal po. Pangalawa, pati sa iyo, magiging illegal din. So ngayon, ano ang pinahawakan ng dokumento na mayroon kayong talagang claims sa NHA, sa Almasan, o sa Ataya? Ito po, ito po mga sulat ko. So, may patat na NHA, no? Okay. Kahapon po, nandun si Director sa Balangiga, nandun po kayo. Nagbintuhan kami. Four times po ako nag-visit ng opisina ng regional natin sa NHA. Ang sabi, wala kaming magagawa. Ulat ako. Sabi ko, gusto ko po makausap si Director, matawagan si Taya, para mag-usap-usap po kami rito kasi hindi ko sila makausap ng maayos eh. So ang mangyari, hindi ko nakita yung director. Only kahapon, nung magsalita ako sa harapan nila, ng mga magiging nating kongresista, nung matapos yung meeting, lumapit siya. Ako ang director. Bakit hindi tayo nag-usap kanina? Malay ko! Hindi kita kilala dahil hindi tayo nag-usap sa four times. Ito, nung sabi daw, dapat nagpapalo ako. Sabi ko nga, saan ako pupunta? Hindi kaya yung misis ko. Saan tayo pupunta para
So, ang sabi, hindi pa daw nakakabili si Tayad. Si Jan Tayad yung mayari ng kumpanya, nakausap ko. Ayaw niya. Sabi ko, nagtanong ko yung problema ni Almasan. Si Almasan umalis. Yung unit ko hindi pa yung nababayaran. Yung jadyang pa. Hindi naman pinintin ni Almasan eh. Ibig sabihin, pag matiling yan, dahil wala pong pinanggahawakang dokumento, uprove na ako ang kontrakto, sus mo rin ako siya. Itirahin nila. O pwede ba yun? Yan ang gusto kong matulungan ako. Ito na lang. Salasal. Mayroong sulat dito galing ni Camilo Salazar, Sub-contractor. Address to Juanito C. Tayag, President J.C. Tayag of the Sink, dated April 24, 2017. Pakipiliin namin. Talagyan lang namin ng sa iyo ba?